Ito yung isa na na-recommend kong bike. Sinasabit muna yan dyan. So far, so good. Walang sumasayad. Eh, dito yun. Diba nakapag 80kmh ako? Hindi siya gano'ng kalambot. Hindi rin siya gano'ng katigas. Seven, magawa na natin ka ba? What's up guys, DownShiftVinci here. So eto, test ride natin tong Suzuki Burgman Street. Maraming salamat kay Mark sa pagpa-test drive ng bike na to, no? And yun, bibigyan ko lang kayo ng riding impression. Kasi kung natatandaan nyo yung vlog ko na kung saan nag-recommend ako ng mga motorcycle, eto yung isa sa na-recommend kong bike. Curious lang, kaya testing natin. Dito nga pala kami sa kaibiyang. Kasama ko si Matt Beat, si Rides Norma, si JM, tsaka yun nga, si Mark, yung may-ari ng bike na to. Ano? Di mo kaya? Hindi kasi ito, Brad. Sinasabit muna yan dyan. Oo, oh, sinasabit muna yan. Para mabuksan yan, pindutin mo tong ano, switch. Pag tumunog na, saka mo pihitin pa kaliwa. Pinakatodo. Di na mo lang ito, tapos enter mo, ano mo, start mo. So, yun nga guys. Eto, testing natin tong Suzuki Burgman. Ang nagustuhan ko kasi dito sa Suzuki Burgman, guys, etong ano, yung leg room niya, malaki. Kasi pwede mo siyang i-stretch na ganyan, no? Para sa Nmax, eto lang yung 125cc scooter na may ganitong klaseng feature. Na pwede mong stretch yung paa mo habang bumabiyahe ka. Handing wise, sobrang likot to. Madali siyang i-counter steer kasi yung gulong niya 12 inches lang. Unlike sa typical scooters na nasa 14 inches. When it comes to corner, ayos. Design kasi talaga itong Suzuki Burgman for street riding. Kaya nga meron siyang pangalan na Burgman Street. Cornering, so far so good. Walang sumasayad. Kaso yun, pagdating sa uphill, kahit na itodo ko yan, kahit na i-throttle-throttle ko, I know mangat. Medyo may kahinaan lang siya when it comes to uphill, no? Pero 125cc, ano pa mga expect mo? Hindi naman siya design talaga sa ganito. Pero pagdating sa straights, tsaka pagdating sa mga patag na kalsada, hindi ka mabibigo sa power na ito. So kahit paano, okay din eh. Ganda pa ng handling, ang taas ng handlebar. Tapos sobrang laki rin ng panel gauge niya. Para siyang yung sa Suzuki Raider 150Fi ko na may kalakihan yung panel gauge. Pero ayos din, no? Tingnan nyo, nakapag 70kph ako. Tapos ang gaan ng bike. Yan, tingnan nyo, diba? Pag ina-counter steer ko, hindi siya ganun ka, ano, kahirap i-counter steer. Ang liksi ng bike na to, grabe. Advantage ng mga ano, 12 inches na gulong. Braking, ayos, ayos din. Ayos din yung brakes, oh. Nai-stop naman ako. Pero gamit ko kasi, pareho. Rear and front. Eto na, ito na yung isa sa mga delikadong corner dito sa Manilaki. Asa ternate. Kumusta ba siya? So far, so good. Ayos. Wala siyang sayad, no? Nice. Very nice. Okay. Kahit na feeling ko, baba na ng bike, pero wala naman sumasayad. Yun nga lang, baka mabitin ka pagdating sa uphill. Although, kung magpapalitan mo naman ng bola to, na mas magaan, baka mas malakas sumatak to. Pero, eh no, pagdating naman sa straight, pagdating naman sa downhill, di naman nakakabitin. Eh, di na yun, di ba? Nakapag 80kmh ako. 80kmh na corner speed. Tapos yung brakes, ayos. Even though na maliit lang yung disc rotor, tapos naka-drum brake sa likod, malakas pa rin. Hindi ka makaka-feel ng parang hindi ko maagad yung brake. Suspension niya, hindi ko ma-feel kung malambot. Kasi pagdating ko sa corner, hindi siya magalaw. Masasabi mo kasi pag malambot yung suspension kapag pag nasa gitna ka ng corner, gumigewang-gewang ka. Pero ito hindi eh. Oh? Ayos oh. Ganda pa rin ang linya ko. Ayos to ah. Ayos ang bike na to. Ganda na suspension ah. Yan, di ba? Ayos din eh. Oh? Hindi nawawala yung linya ko kapag nagaano ako. Nasa corner tapos naglalaro yung suspension. Hindi nawawala yung linya ko. May mga ganong klaseng bike kasi. Nasa sobrang lambot, nawawala ako sa linya. Uy, may sumasayad. Yun na nga. Yun lang. Ewan ko, may sumayad na yun. May narinig ko sumayad. Di ko alam kung ano. Namaya, tignan natin. Ah, yun na. Ang hirap naman i-ano na ito. I-center stand, ang tigas. Grabe, aray ko. Ang hirap niya i-center stand.
So far, wala naman. Di ko lang alam kung ano yung na-feel ko na yun. Pero ganun pa man, guys. Ang hirap niya yung center stand. Di ko alam, ba't ang hirap niya yung center stand. Pero mamaya, testing natin yung top speed na ito. Tapos, kung ilang segundo niya makukuha yung 0 to 60, 0 to 80, and 0 to 100. Pero so far, satisfied ako. Satisfied ako sa handling ng bike na to. Especially when it comes to cornering, no? But like I've said, itong bike is designed for city driving. And na-imagine ko na kung mapunta ako sa situation na sobrang traffic. Kasi sobrang gaan itong bike na to. Sobrang daling i-steer. Sobrang daling gamitin. Ayos, ayos to. Enjoy din siya kahit papaano. Especially kung naghahanap kayo ng mga bikes na good for city driving. Kasi nga, maganda yung handling niya. Di ganun katigas and lambot yung suspension. Tapos malaki. May kalaparan siya. May kalakihan siya, 4125. Sana nga dinala din ni Suzuki yung 150cc na ito eh. Kasi sa ibang bansa, meron 150cc na itong ano, Suzuki Burgman. Tingnan niya, ito, medyo malubak dito. Tingnan natin suspension. Nice! Ayos! Ayos yung suspension, di siya ganun kalambot. Di siya ganun katigas. Di siya masakit sa puwet. Yan o. Diba, kahit nagko-cornering. Easy lang din. Paano pa kaya pagdating sa city driving? Baka mas madali pang gamitin to. Daling gamitin na ito sa city driving, guys. Kasi sobrang smooth. Ang smooth ng handling. Wala akong mafe-feel na parang lumalaban dito. Kasi suspension niya, di ganun katigas, di ganun kalambot. At the same time, di siya masakit sa puwet. Pero mamaya, pagbaba natin, testing natin, or pakita ko sa inyo kung kamusta yung performance nito when it comes to 0 to 60 kph, 0 to 80 kph, and 0 to 100 kph, tsaka top speed nyo na rin. Pero so far, nagugustuhan ko yung handling ng bike na to. Hindi ako nahihirapan. Yung mga bike kasi na ganyan eh, na parang pag ginamit mo, parang mawawala ka ng confidence. Pero ito, ayos siya. At ang isa pa na gusto, ito nga, yung legroom na pinibigay sa inyo ng floorboard. Ayun o, laki o. Parang Nmax. Mas mahaba pa yung pwede ko ma-stretch compare sa ADV ko. Ito naman appeal, tingnan natin. Ayan, sa appeal guys, medyo mabibitin lang kayo. Possible kayo mabitin kasi yan, naka-full throttle na ako. Pero parang ayaw nang humatak. Kaya na ako pag-gento-gento yung throttle ko para lang humatak ko. Pero ayun, tingnan nyo naman, di ba? Mag-i-stack na siya sa 57. Medyo mababa lang yung pickup ng power niya when it comes to uphill, which is normal. Normal lang yung sa scooter. Kahit yung ATV ko, ganyan din. May mga times na kapag pa-uphill, parang ang hina humanok ng bike ko. Like I've said, normal yon. Pero yun nga, baka magtaka kayo bakit ganun. Na dapat laging tuloy-tuloy lang yung power delivery or constant lang yung delivery ng power, di ba? Pero ganun pa man, 4125cc, okay na rin siya. Kaya niya naman humatak. Basta laro-laruin niyo lang yung throttle. Anyway, yan nga guys, oh. Ayan, tingnan, naka-full throttle na ako, uphill. Medyo mabagal ng pumikap ng power. Pero ang nakakaano lang dito, pag may angkas na. Parang sa partida, wala akong angkas eh. Pero pagdating sa uphill, medyo hirap siya humatak, di ba? Kaya mas better na magpalit kayo ng performance upgrades dito sa bike na to. Kung hindi kayo satisfied sa power ng binibigay kayo when nagkamusto uphill. Ito si Madbit. Ito yung ano ng yung ADV ko, tinatest line ni Madbit. So yun guys, ito, testing natin. Testing natin yung top speed na ito. 0 to 60 kph, 0 to 80 kph. Kasi walk around natin. Suzuki Burgman speed test. Ayan nyo na mag 100. 98 yung top speed na na-achieve ko. Siguro may tataas pa kung mas magana ko. At ang isa pa guys, nung nasa may mga nasa 90 na ako, 90 something, na-feel ko yung bike nag-wiggle yung bike. Kasi siguro dahil sa tires niyang 12 inches lang yung tires, kaya pagdating ng malakas na hangin, nakaka-feel ka na ng wiggle. Pero ayan, sige, walk around natin. Yun nga, ang hirap na ito yung center stand. Ang hirap yung center stand.
So yan guys, makakaroon natin, no? Suzuki Burgman, very nice 125cc, LED na headlight, tingnan natin, no? LED na headlights, tapos yung turn signal, halogen pa siya. Taillights niya, LED rin, alam ko eh. Parang LED rin, hindi ko sure. Tapos ang tires, 90-100. Tingnan mo, 10 inches nga lang eh. 10 inches na lang yung likod. Sa harapan, 90-90, 12 inches. So mas maliit pa pala yung likod kung tutusin. Rear brake, drum, sporty type na muffler. Ayan, yung digital panel niya guys. Meron siyang fuel meter, odometer, time, tapos speedometer. Pero meron din siyang select and adjust button. Anong meron sa select? Sa select, meron trip A, trip B, voltage, tsaka odometer. Turn signal, tingnan natin. Ayan. Tapos, kabila. Ayos, nasa gilid. Sporty datingan. Tapos meron din siyang lining, no? LED lights. Meron din siyang maliit na windshield. Hindi ko magkakaroon ng aftermarket na windshield. Pwede mas malaki, no? Mas mahaba na windshield. Tapos ito, chrome finish na fairings. Yan. Tingnan natin yung ano, compartment. Malaki rin. Parang nasa inang liters to. Hindi ko alam kung inang liters ng compartment niya guys, pero malaki. Oh, lawak din eh. Lawak at the same time yung malalim. Fuel tank capacity, nasa 5 liters. Meron din siyang mudguard. Tapos dito naman, meron siyang glove box. Pwede ka mag-charge, tapos yan, maglagay ka ng mga kung ano-anong basahan, cellphone, batteries, etc. Tapos meron din siyang charging port, tapos meron din siyang hook. Tapos yun nga, ang pinanagustuhan ko dito guys, so ang 25cc scooters, etong Suzuki Burgman lang, ang merong leg room para ma-stretch mo yung paa mo. Ah, meron din pala siyang ano, no, kill switch, na hindi mo siya mabubuksan kapag naka-kill switch siya. Ayun, no, diba, namatay agad. Pero yung safety feature niya, kamusta? Ba natin side stand? On natin. Ayun lang. Wala siyang side stand switch. Ayun lang. Wala nga siyang safety feature na ganyan. Pero okay lang. For its price na 76,000, na kasing presyo niya yung Honda Click, pwede na rin, hindi ka na rin talo dito. Teka, picturean ko lang to guys, para kahit paano may pang thumbnail ako. Yun lang talaga issue ko dito, ito. Side stand. Ang hirap niyang i-side stand, grabe. By the way, yung seat niya okay din eh. Kaso nga lang medyo hindi siya pusa friendly. Kasi tingnan nyo, may mga scratch na lang pusa. Pero ganun pa man guys, hindi man to katulad nung ibang bike na matataas ang top speed. Kasi hindi naman talaga siya design for top speed. Yan ang tanggalin na natin sa tipan natin when it comes to scooters. Hindi siya design talaga for top speed. So ayan guys, yan yung ride impression ko sa Suzuki Burgman 125. Di ka na rin taro sa presyo niya, 76,000 something. Kasi malaking compartment, full digital na panel, ayan, LED headlights, tapos meron din siyang windscreen. At the same time, yan nga, ni-stretch ko yung paa ko sa bike na to. Like I've said, eto lang yung scooter na merong ganitong klaseng feature na pwede mong i-stretch yung paa mo for 125cc. So sana nag-enjoy kayo sa ride impression ko na yan. Again, recommended ko tong bike na to when it comes to performance, at the same time, suspension. Handling wise din, ayos nung bike na to. Pero yun nga, pagdating naman sa side stand or center stand, grabe yung tigas. So yun guys, sana nag-enjoy kayo, sana nagkaroon kayo ng idea. Maraming salamat ulit kay Mark sa pagpa-test ride ng Suzuki Burgman. So dito ko na tatapusin yung vlog. Bye na naman susunod ko na vlog. Yung mga drill, ride safe, peace out. Ayos.